Welcome back sa Buhok Gaming. So guys, for this episode, excited ako kasi re-reviewin natin walang iba kung hindi virtual tourist. Okay, kung meron tayong move to earn, kung meron tayong play to earn, right now guys, magiging turista ka naman. Guys, VR yung gagamitin dito. So kudos na kagad sa mga VR user dyan. Alam ko magkakaroon din to ng availability sa mobile device. Pero VR version muna yung siguro una na magiging version para kay virtual tourist. So iisa-isahin natin tong panibagong entry sa Metaverse. Okay, kung okay ba tong virtual tourist? Ano ba yung mga NFTs nito? Paano ba kumita rito? And long term ba yung ganitong klaseng project? Anyway, iisa-isahin natin yan for today. And kung sakaling hindi ka pa nakasubscribe dito sa YouTube channel natin, pahit na lang muna ng subscribe button pati na rin ng notification bell para ma-update ko kayo sa mga latest videos ko. By the way, dito nga pala sa Buhok Gaming Channel, nag-upload tayo ng mga bagay-bagay na pwede natin pagkakitaan. And ito yung magandang end, ha? Huwag kang mag-i-skip dito sa content natin for today kasi meron tayong ayuda, meron tayong giveaways para sa inyo. Baka ma-miss out mo, make sure na tapusin mo tong video natin. So wag na tayo magtagal, no? Check na natin tong virtual tourist and kung okay ba tong bagong entry para sa Metaverse. So okay, ito yung mismong website ni virtual tourist. As mentioned guys, no, ang gagamitin nyo dito, yung unang update nila is yung VR. So technically, pag ninavigate natin itong mismong website nila, by the way guys, no, yung governance token nila, yung VT token, nilabas na yan and available na yan sa tatlong exchange na to. Nakikita nyo ba? Okay, and as mentioned guys, yung magiging core nitong panibagong entry sa Metaverse is talagang turista ka. Okay, pwede kang pumunta sa iba't ibang lugar gamit ang iyong VR. Okay, as mentioned guys, magkakaroon din to ng availability pag ginamit mo yung mobile device mo. Pero yun nga, VR muna yung gagamitin. Mamaya, check natin yung VT token kung ilan ba yung supply niya and magkano ba yung magiging possible kitaan para sa mga user for this particular token. And kung ina-navigate natin guys, meron silang tinatawag na problem and of course, solution for those problem. And then syempre, itong game na to, heavily mapupunta talaga to sa Metaverse. Okay? Marami tayong nare-receive na message kung ano daw ba yung mga bagong entry sa Metaverse na pwedeng gamitin yung VR. So, alam naman natin, meron na tayong mga move to earn. We already have play to earn, no? Meron na rin tayong mga NFTs na collection, something like that. Pero yun nga, since napakalawak ng Metaverse, right now guys, meron ka ng chance na maging tourist for this one. Guys, ito yung pinaka-roadmap niya. 2022 Q1 lang sila nag-start. Okay, bagong-bago pa lang talaga to. And right now, nandito na tayo sa 2022 Q3. So magiging available na yung mismong beta test nito. Okay, magkakaroon siguro sila ng handpick ng user para i-test yung beta play nito. Okay, gagamitin na natin yung game na to, malalaro na natin itong 2022 Q3. Pero kung check natin yung mismong kabuuan ng roadmap, Q4 2022, matatapos na lahat ng major update para dito kay virtual tourist. And para sa akin, mas okay yun. Ibig sabihin, hindi na ganun katagal yung hihintayin natin para ma-maximize itong ganitong klaseng entry sa Metaverse. Okay? And according mismo, no, sa dev team para dito kay virtual tourist, naniniwala talaga sila na yung mga VR daw, no, yung magiging heart of Metaverse. Why not? Kung check mismo natin, no, yung logo ng mga Metaverse, okay, talaga yung view niya is for VR. Okay, mas nauna lang talaga yung mga PC, mas nauna lang talaga yung mga Android. Pero yung VR talaga guys, yung Metaverse talaga guys, dinisenyo talaga siya para sa VR. So right now naman, alam naman natin, in terms of technology, VR talaga yung pinaka-latest innovation. Okay, so marami nang nagiging games si VR, supported na rin siya ng Steam. Okay, kumbaga siya na yung pinaka-latest console in terms ng mga gaming. Okay, so VR, ito nga ba talaga pagdating sa Metaverse? Let's see. Okay, right now marami kasing potential yung Metaverse. So mahirap talaga magsalita ng tapos kung sino yung maghahari pagdating sa Metaverse. PC ba? Okay, VR ba? Cellphone or mobile ba? Depende, hindi natin alam. Move to earn, something like that. Kumbaga ako mismo excited about this ongoing technology in Metaverse experience. Okay?
So with this, check natin no, yung tokenomics para dun sa token nila. So nandito lang naman yan sa tokenomics. And eto guys, yung total supply ng token nila is 800 million VT. And then yung initial market cap niya, 127,000 dollar. Okay, ayan yung initial market cap niya. And kung check natin guys, yung mismong breakdown or yung tokenomics nila, 61% naman yung mapupunta sa community. Para sa akin guys, malaki yan. Okay, goods na yan kung ito talaga is matutupad, kung ito talaga is mai-implement. Okay, 61% all goods yan considering na big project itong tinitignan natin. Okay? And kung check naman natin guys, no, yung liquidity nila and partnership nasa 10% lang naman. And for the development, 8%. So kung siguro i-combine na natin itong dalawa for the team, around 18%. All goods naman tayo kasi nga, big project naman itong pinag-uusapan natin. Okay? And then, check natin itong virtual tourism natin. Tulad ng nabanggit ko guys, no? Tourism siya, and then virtual. Okay, so right now, alam nyo naman, tinamaan tayo ng pandemic. Hindi lang Pilipinas, no? Buong mundo, tinamaan ng pandemic. Siguro marami din naman sa inyo, since nagkaroon ng pandemic, is napunta na lang sa internet, napunta na lang sa mga social media. Kasi nga, hindi tayo pwedeng lumabas, nag-aanap tayo ng ways kung paano kumita online. So right now guys, virtual tourism, nag-take advantage sila ng sitwasyon na to para at least no, yung mga naghahanap ng extra income using their internet, magkaroon tayo ng option, magkaroon tayo ng mga choices, and syempre, panibagong potential earning. So right now, virtual tourism, nasa bahay ka lang, okay, pwede kang makapunta sa iba't ibang lugar. Okay, parang tourist ka talaga, which is ang kagandahan naman, kikita ka pa rin. Okay, ayun yung point dun, di ba? Ayun yung point nung kailangan natin kumita, kaya tayo naghahanap, kaya tayo pumapasok sa metaverse para magkaroon tayo ng extra income. And good thing guys, no, right now, maraming pumapasok na mga iba't ibang paulo dito sa metaverse, okay? And check naman natin no, yung mismong GameFi and NFT. Later on guys, pag-uusapan natin yung bagong NFT na lalabas dito kay Virtual Tourist. Pero pag ninavigate natin mismong website nila, ang kagandahan guys no, yung gagamitin natin na engine for this one is Unreal Engine. Alam niyo naman, even sa PS5 guys, no, majority ng game na ginagawa doon, ang ginagamit nila is yung Unreal Engine. I don't know kung Unreal Engine 6 or 5 yung ginagamit nila, pero alam ko 6 na, no? Pero basically, alam niyo naman, pag Unreal Engine yung ginagamit, talagang yung graphics niya mas okay compare sa Unity. Okay, especially kung VR yan, especially kung PC platform yung paggagamitin yan. And syempre, tulad na nabanggit ko, isang token lang yung gagamitin natin, which is yung VT token. So once na nag-navigate ka, once na pinuli-maximize mo yung paggamit ng VR, paggamit itong virtual tourist, definitely magkakaroon ka ng reward, which is yung VT token, the governance token for this new entry sa metaverse. And also guys, no, highlight ko na lang ha. Yan, highlight natin, no. So, VT will have special NFTs avatar. Okay? These avatar are not only JPEG, also proof of ownership of usage right for its unique 3D rig model as avatar. So, personalized siya kasi nga NFT yan. Kung nasa iyo na yan, ikaw na talaga ang may-ari niyan. Meron ka ng ownership for that particular avatar. And guys, check lang natin tong about page nila, okay? Dito sa about page nila guys, makikita natin kung sino yung gumawa, sino yung mga nag-participate dito sa virtual tourist or yung VT. So right now guys, no, as mentioned, nakita na rin natin sa roadmap, 2021 naman sila nag-start. Pero yung mismong isa sa mga creator nitong VT, si Alto Gassler, actually 2017 pa siya gumupunta sa metaverse. Kumbaga, experienced na talaga siya. And guys, again, ito yung team niya. As mentioned, fully docs itong bagong entry na ito sa metaverse. Okay? So kung meron na tayong move turn ngayon, meron na tayong tourism. Okay? Pwede nga na mag-tourist. Again guys, no, fully docs yan. Pwede nyo i-check yan. Okay? Ito lang naman yung core team. So hindi ibig sabihin, sila lang yung gumagawa niyan. Kumbaga, sila lang yung mga head. Sila lang yung mga nasa top tier for this project. Okay? And siguro, bago natin puntahan yung mga social group, social media page para dito kay Virtual Tourist
Okay? Announcement ko lang muna na magkakaroon tayo ng ayuda for today. Sa mga viewers ko dyan, mamimigay ako ng GCash worth 200 pesos. Okay? Kung paano nyo makuha yung GCash na yan, meron tayong mechanics. Make sure na pabisita na lang ng Facebook page natin. Nasa comment section na yan, ipipin ko. Nandiyan na rin yan sa description. Again guys, no, 200 pesos. Wala ka namang gagawin. Jo-join ka lang dyan. Kung may internet, kung may gadget ka na, jo-join ka na. Wala kang gagastosin. At the same time guys, this content, tong virtual tourist, ilalagay ko din yan sa Wikibit. Again, tong Wikibit naman guys, dito ako nagpo-post ng mga documentation, news, articles about Metaverse. Ilalagay ko din tong virtual tourist sa Wikibit. So make sure na pabisita rin yung Wikibit page natin. Okay, so with that, balikan na kagad natin, no, si virtual tourist and yung mga social media page and NFTs for this panibagong pakulo sa Metaverse. So, ito yung mismong Twitter page para dito kay virtual tourist. So, magpa-follow na tayo. Yan. So, nag-follow na tayo. The reason I follow this one virtual tourist, syempre, kung gusto mong pumasok sa mga Metaverse, gusto mong pumasok sa play to earn, move to earn, kailangan mong mag-join muna for the update. Speaking of update guys, no, right now makikita natin, pinost na rin mismo nila sa kanilang Twitter page, magkakaroon sila ng 8,000 NFT this coming September. Again guys, no, that's 8,000 NFT this coming September. We're expecting sales of 8,000 NFT this September. Guys, bukod dyan, magkakaroon pa yan ng buyback and burning of the VT token. Royalty free yan. Again, royalty free burn yung inaasahan natin. So, since sale yan guys, ibig sabihin mas mura nyong mabibili yung 8,000 NFTs this September. So, make sure na mag-follow kayo dito sa Twitter page nila. You can also follow yung Telegram page nila or even Instagram page nila. Okay? Para pag may mga update sila, makita nyo din kagad. And guys, yung mismong page nila, pag chine-check natin, meron pa silang mga AMA, which is para sa akin mas okay yan. Okay? They are conducting AMA in this Twitter page. Nilalagay nila dyan. So, make sure baka mamaya may mga concern, katanungan kayo, double check nyo itong Twitter page. Marami silang information. Same thing sa Telegram page nila. And right now guys, nung tinignan natin, no, itong Twitter page nila, madami na silang followers din. Okay? And then ongoing pa rin yung mga update nila para dito kay virtual tourist. So imagine that guys, no, malaki yung pwedeng i-buyback nila dito. Kaya para sa akin, mas okay yun, no. So guys, for the buyback information naman, no, 50% of revenue from Tourist Cuts NFT series will be burned by purchasing BT token from the exchange. Imagine that guys, no. So napakalaking bagay niyan para at least, no, yung price ng token, yung price ng NFT, okay, habang tumatagal, mas nagmamahal yung NFT. Mas okay yun. Okay, especially, no, sa mga early birds natin. Again guys, 8,000 lang yan. Okay, hindi ganun kadami yung magiging NFT for this one. Pero yun nga, no, baka para sa akin, no, mga first drop lang to. Anyway, pag mga first drop, meron pa yan, second, third. Pero I'm just assuming, no. Pero right now, one thing for sure, yung first drop, 8,000 NFT yung magiging available this coming September. Okay? So with that, kung medyo interested kayo sa mga VR games, sa mga new technology para sa Metaverse, bago kayo tumalpak, make sure to double, triple check muna. Okay? Mag-Dior pa din kayo. Okay? Ako mismo dito sa Buhokgaming, hihintayin ko na lang yung application kasi may VR naman ako. I'm still looking, no, sa mga bagong Metaverse using VR. Para sa akin, cool naman itong segment or itong mismong rationale ni virtual tourist. Para sa akin, unique. So, itatry ko to. So, mura pa lang naman yung token. And then, makakahabol naman ako dun sa NFT sales nila. Definitely, mas mura mo yung mabibili. And yung hinahabol ko dun kasi yung buyback mechanism din nila. Hopefully, guys, no, ma-implement lahat nila nung nasa roadmap. Pati yung nasa tokenomics, malaking bagay para sa akin yun. And kung lahat yun is may implement, walang magiging problema tulad ng nasa website nila may problem. And solution naman, okay na okay sa akin to. Pero kayo nga, depende pa rin sa magiging take nyo yan kung okay ba sa inyo itong VT. Anyway guys, always remember, Buhok Gaming loves you. See you again in my next video. Salamat! Mwah!